So, nagulat kayo, no? Akala nyo mag-o-opera ako. Hindi. Ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng ribbon o kaya mag-replenish tayo ng ribbon. So, ito siya. Siyempre, gagamit tayo ng guantes para hindi madumi yung ating mga daliri. Okay ba? Okay ba? Hello mga kamuy bien! So, welcome again to my channel! So, for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano mag-refill or mag-replace ng POS ribbon. So, ito yun, oh. Ribbon. Ito yung makikita natin mga printers sa mga fast food like Jollibee, Choking at marami pang iba. So ngayon, ang gagawin natin ay papalitan natin siya ng bago kasi ito ay gamit na. Dalawang kulay siya. Meron siyang black at saka merong purple. So mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung mas magandang gamitin nyo para sa refill or mas magandang gamitin nyo kung bibili kayo ng bago. Pero kasi usually, kapag bumili kayo ng bago, black yung kasama niya. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Itong video na to ay para dun sa mga store na gusto magtipid na ayaw bumili ng brand yung ribbon para at least parang refill lang o yung magpapalit lang kayo ng ribbon para at least mas mura siya kaysa dun sa binibili nating cartridge at itatapon lang din natin, di ba? Sayang yung mga cartridge tulad nito, di ba? So kung saan ribbon lang naman yung kailangan mong palitan. So mas makakamura kayo kung bibili kayo online. So marami naman sa Shopee o kaya naman sa Lazada online. So mamaya alamin natin kung ano yung mga materials na pwede nyo mabili online. Yung ribbon na pag-uusapan natin ngayon, ang model ng printer niya ay ECR38. So ayan siya, no. ECR38 na kung saan karamihan o most of the printers na ginagamit sa mga restaurant ay ganito ang ginagamit na ribbon. So pero may iba-iba kasi itong design o may mga iba-iba siyang style pero parehas na yung kanyang printer. Yun na nga, so ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na gagawin natin. Hindi naman siya ganun kadami, siguro mga isang materials lang siya. Actually, isang materials lang pero meron tayong gagamitin na tools, dalawang tools naman siya. Sa tools, ang unang gagamitin natin ay syempre dapat meron kayong barena. Ayan. So barena, portable yan na barena. O cordless. Kasi, bakit cordless? Kasi kapag halimbawang yung sinasaksak siya, yung meron siyang wire, masyadong powerful. At least ito, medyo control mo siya. Hindi siya ganun kabilis, kumbaga. Hindi siya ganun ka-powerful. So, pwede mo siya makontrol kung gaano lang siya kabilis. Okay? Mga lawang tools naman ay ito. So, anong tawag dito? Ito, ang tawag dito ay para siyang pangsungkit lang naman ng cover ng cartridge. So mamaya ito, papakita ko sa inyo kung paano natin siya tatanggalin yung cover kasi critical to kapag tinanggal mo siya, may mga pins yan sa loob, nakadikit yung sa body niya, na kapag yun naputol, syempre pag binalik mo, hindi na siya ganun ka-fit. So dapat tama yung pagtatanggal mo. Okay? So yon. Ano pa? So meron tayong gloves. Nakita nyo naman yung gloves, diba? So mamaya susuot ko yan, no? Para at least kunwari mag-o-opera ako. Pero hindi. Syempre, para hindi madumihan yung kamay natin, diba? Para at least hindi siya madumihan. Yun lang naman ang purpose nito, diba? Yun. Okay. So, kung wala na kayong hinihintay, simulan na natin. Ayan. So, meron tayong limang procedure na gagawin para at least makapag-produce tayo o magawa natin yung tamang pag-replace ng ribbon. Siyempre, ang una ay tatanggalin natin yung cover. So, mamaya mapakita natin sa video. Kung tamang pagtatanggal ng cover ng cartridge, ayan, yung cover niyan. Pangalawa, syempre tatanggalin natin yung use o yung luma na o yung gamit ng wala ng tintang ribbon. And then yung pangatlo, syempre yung pangatlo ay lalagyan natin siya o papalitan natin ng bagong ribbon. And yung pang-apat, ibabalik natin yung cover. And then yung pang-lima, i-rewind na natin siya para pumasok sa loob yung kanyang ribbon na bago. Okay? Ayan, so simulan na po natin, no? So, siyempre, suotin muna natin yung ating gloves. Surgical gloves ang tawag ba dito? So, basta ito, nabibili lang naman po ito sa butika. So, may mga ganito na siyang available sa butika. So, mura lang po ito isa. Siyempre, ang purpose ito, kumatihan po ito ng surgical gloves para hindi madumihan yung mga kamay natin. Actually, kahit madumihan naman siya, madali naman siyang tanggalin. So, ito na yung surgical gloves. So, syempre,
kanina binanggit ko kanina yung mga steps, di ba? So ang pinaka first step natin, una, syempre nakita nyo dalawa yung ating cartridge. So una makikita nyo, ito ay refill na talaga yung dati na. So putpud na siya. So iba rin yung design niya kung makikita nyo ang ilim. Yan, iba siya. Ganyan yung design niya. Itong isa naman, ito yung bago o brand new siya. Ayan naman yung design niya. Nagkakaiba siya dito sa gilid eh. Ayan. Ito pag tinanggal natin siya kasama itong pinaka. Ito naman hindi. Nakadikit na siya. Hindi na natatanggal ito. Ayan, so ang bibigay kong sample sa inyo, itong isa lang muna. Sa dilim mo. So unang tatanggalin natin siya ay ano ba? Hindi. Ito naman yung ribbon na bago. Actually, pag binili nyo, naka-roll yan, na natanggal ko lang siya. Pero dapat nakatilog niya. Na may mapakita ko sa inyo yung picture na naka-roll siya. Nagay ko lang siya dyan. Kasi para sa slack for the sample. Yun. So, kung ano yung tatanggalin yung pang-wipit, itong pinaka ang ikutang gear. Kasi alam ko na tawag ko. Kasi yan, tinatanggalin nyo siya. And then yung kanyang gamit yung ganito. Kahit anong pangsungkit, no, kahit hindi ganito, kung wala kayong ganito, pwede naman. Basta, pag tinanggal nyo po siya, kailangan siya ay huwag nyo siya bibiglayin kasi may mga pins nga yung mga pakita yung pins. Pag isa-isa naman po, bawat corner. So, natanggalan natin yung kanya. Naman, para siyang ano, basta, nakaano siya, parang nakakompress yung kanyang ribbon sa loob. Okay? So, tatanggalin nyo siya. Siyempre, kung itatanong nyo po kung pwede itong wag lang palitan at lagay na lang ng tape, nasa inyo po yun. Pero, hindi naman siya ganun ka, hindi siya advisable kumbaga. Pero, pag nilagay nyo siya ng ink, dapat ang ilalagay nyo dito ang ink, hindi yung ink na tumitigas. So, mas maganda kung ilalagay nyo dito ay yung stamp ink. Kasi yung stamp ink, diba, hindi siya natutuyo agad. Pero yun ay for the meantime lang. Pang stopgap nyo lang kung wala pa talaga kayong ribbon na nabibili, hindi pa kayo nakakapag-refill, pwede naman siya. Pero mas maganda kung talaga papalitan yung buong ribbon ng bago ito. Kasi itong bago ay talagang parang naka-ano siya, parang naka-marinate siya sa ink. Kumbaga, matagal yung use niyan. Unlike yung kapag nilagay nyo lang o tinatakan nyo lang itong used na ribbon na to, tinatakan nyo lang ng stamp ink, sadit lang din siya. So, hindi siya magtatagal. So, pwede naman siya, pero hindi nga siya advisable. So, yun na nga. Okay? Tanggalin lang natin siya. Be careful, may dalawa siyang parang gear. Ayan, itong gear, saan nakita nyo? Itong isa, nakapag-isa. Hindi kasi siya pwede magkakalit. So, pag nagkapalit siya, yun. Sa magiging reason yung hindi na siya ikot ang maayos at masisira yung printer. Kaya dapat, kung hindi pa kayo sanay, picture nyo muna bago nyo siya tanggalin. Or, tignan nyo na lang kung paano siya tinanggal. So, tatanggalin ko lang siya, no? So, pag tinanggal nyo po siya, hawakan nyo lang yung dalawang yun.
na hindi mo na siya matanggal dapat. Ang ganyan lang kagalo. Pak! Diba? Siyempre, swap na natin ito, hindi na ito magagamit. Pwede rin naman kung sino may paggagamitan kayo. Tapos yung ibang ganito, yung ibang cartridge, kung mapapansin po nyo, hindi nyo kasi makita. Ang dilim ba? Ang hirap naman ng ganito. Yan. So, tanggalin natin siya. Meron siyang parang metal dun sa gilid. Ayun o, may metal sa gilid. Kumbaga pang stopper niya yan. Stopper ng ribbon pag habang lumalabas siya. So, pag natanggal yan, ibalik nyo na lang. Kaya dapat hindi siya matanggal. So, yun. Natanggal na natin itong ribbon na luma. Yung used ribbon. Na kung saan, pwede pa rin naman siyang gamitin. Pero hindi ko sinasuggest. So, itatapon na natin siya. Okay. So, tapos na tayo sa step. Anong step na yun? Step 2, no? Una, pagtanggal ang cover. Pangalawa, pagtanggal nung used na ribbon. Ngayon naman, di ba, may mga parts sa loob yan. May tatlong parts yan. Itong dalawang gear. Sa gear na yun, may isa pang parts dyan. And then, itong isang metal. So, kung itatanong nyo pala ba yung metal at tanggal, pwede pa rin naman siya magamit. Pero, hindi lang ganun ka-fit yung ribbon kapag umikot na siya. Hanggat maaari, sana hindi siya matanggal. So, yan. So, halimbawa, ito natanggal to. If ever lang naman ha, natanggal nyo kasi nabagsak or what. Ganito po yung pagkinabit, magkasalubong po siya. Yung rounded niya dito, tsaka rounded niya dito, magkasalubong siyang ganun. Hindi siya ganun. Hindi magkaharap na flat. Magkatalikod po siya. And then, di ba dalawa po yan? Itong isang gear na to, kung makikita nyo, may isa makapal, yung isa manipis. Nasa ilalim po yung manipis. Ito naman, para malaman nyo kung tama yung pagkakalagay nyo, syempre, yung ilalim po nyan, ito po yung sinasalpakan na tinanggal natin kanina. Asan na ba yun? Ito. Ito yan. Ito yung sinasalpakan. Para alam nyo lang kung saan siya dapat nakalagay. Dito yan, oh. Pag sinalpak mo yan pag ganito, dito siya nakasalpak. I mean, dito siya. Diba? Pag ganito yan. Ayun. Ano ba? Pamali-mali. Ayan. Pag ganito po siya. Kasi ito ay, itong ilalim na to, ito to. This one. Nakakabit po yan sa parang mechanism ng printer. Ito. Diba may umiikot sa printer? Ayan yung iniikot niya. So, yun dapat yan. So, common sense lang po yung kalibawa nagkamali kayo ng tanggal, bumagsak siya. So, paano yung tama magandang pagbabalik? So, yun na nga. So, nakita na natin yung mga parts sa loob. Diba nakita nyo may mga ano sa ito? Oh. Nakita. Ang galing ko lang. Kaya nagbabalik ko. Ayan mo. Pabit natin siya. Yung isa ganun din meron. Hindi ko kasi alam kung anong tawag yun sa parts na to. Pero parang gear lang naman siya. I-research ko, wala naman kasing parts na sinasabi doon. So, yun siya. Babalik lang natin siya. So, ulitin ko lang po, pag nilagay nyo to, at yung manipis na gear sa ilalim, yung makapal ay sa taas. Kumbaga partner siya, ito rin manipis, oh. Ito rin makapal. Manipis, makapal. Siyempre, dapat tapat siya. So, ikakabit lang muna natin siya bago natin ilagay yung ribbon. So, paano siya? Ang tapat-tapat niya ay dapat siya ay yung kanyang circular portion. So, may butas naman doon. Makikita nyo, may guide siya kung paano nyo ipapasok. Ah, meron din siya ditong lock. Ayan. Medyo madilim ha. Pero, kapag ginawa nyo sa sarili nyo yan, makikita nyo naman yun. Okay? So, halimbawa, hindi naman siya nagalaw. Ganyan lang. Kaya mas maganda hindi nyo siya nagagalaw para at least hindi na kayo mahirapang magbalik kung tama ng ribbon. So ngayon, ibabalik naman natin, o diba, magpapalit na tayo ng ribbon. So ito na yung bagong ribbon. Pag ilalagay lang po natin, yan. Sana kita nyo. So ba't ko nasabi na ang ribbon ay dalawang klase, may twisted at meron hindi. Ito ay twisted. Hindi ko kasi mapakita yung ano eh. Basta yung straight na ribbon, siya ay walang pinagbago kung paano siya dinugtong. Pero itong twisted, nasa na ba yun? Hindi ko na kasi makita yung pinakadulo niya. Basta parang nakaano siya, nung kinat siya, di ba cut, nakaganon siya pag dinugtong. Nakaganon, kaya twisted siya.
Okay, so ang paglalagay nito iba dun sa straight. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung paglalagay ng twisted na ribbon sa cartridge. Okay, ang mga cartridge ay pare-parehas lang, pero ang ribbon, may dalawang klase, nabanggit ko nga po na merong straight na ribbon at saka merong twisted. So yung twisted ang gagamitin natin. Lagyan nyo lang sa gilid. Napasok nyo sa gear. So una medyo may hirapan kayo, syempre pag hindi pa kayo sanay. Ayan, so napasok nyo sa gilid. Ayan. Ito yung critical. Diba, lalagyan nyo dyan. Kita nyo sana. Yung straight, as is lang siya na ganon. Lalagyan nyo lang. Pero yung twisted, ititwist nyo siya. Hindi ko makita, ano ba? Diba, nalagay ko na siya dito. Na nakita. Ititwist nyo po siya. Diba yan? Diba straight? Twist nyo lang po ng ganon. Pag ganon. Bago nyo siya, ilagay doon sa pinakagilid ng yung pinang stopper na metal. Tulak nyo na siyang ganun. Nailagay nyo na po siya. Ayan. Ah, diba? Ang tawal ko na kasi hindi nag-refill eh. Alam mo yun, pinaparefill ko lang kasi siya sa iba. Lalo na kapag busy ako, ulitin ko nga. Ayan, diba ganyan? Saan makita nyo? Diba ganyan? Titwist nyo po siya. Ganun. Hirap na hirap na naman. Natatanggal kasi. Ang hirap kasi pag nakagwantis eh. Kaya ako minsan kapag nagagawa ako eh, gusto ko yung nakaano lang. Kapiro hands, diba? Ayan, pag sa tingin nyo okay na, wala namang nag-ipit, okay naman yung pagkakalagay nyo, syempre may guide naman siya, diba? Ayan, okay na. Saka natin ilalagay yung yung kanyang cover. Siguraduhin lang natin na tama yung pagkakaano at walang sasabit. Okay. Tapos yung gilid, bago nyo ilak. Ito kasi iba, gaganon mo muna siya. Susunod yung pagganon. Bago mo siya i-press it in para pumapit yung mga pins niya. Sa kabila, ganon din naman. So, una, syempre, hindi pa kayo masyadong pamilya. Pero pag na-ano na siya, pag mga ilang beses, dalawang beses, madali na po ito. Madali na rin siyang ituro sa mga crew. Kasi ito yung gilid niya kasi meron din isang lock, diba? Tapos pumasok siya doon sa pinakabutas. Yan na nga po. So, siyempre, wag nyo muna siyang ididiin ng kabit kasi baka may mga sumabit. Kung tatanggalan naman kayo. Pag sure ka na, sure na po tayo, pwede muna siyang diinan ba? Ayan. So, okay na siya. So, yun ilagyan natin. So, ang next step natin, pang ilan na tayong step, pang 4 na ba? Pang 4 ng step natin ay re-rewind din natin siya kung saan dapat pumasok siya dun sa loob ng housing. So, ito na yung gamit natin sa tcharen, yung ating barena. Ang critical dito, dapat yung, kasi diba may mga barena na meron siyang counterclockwise, tapos meron siyang clockwise. Siyempre, dito ka mag-rewind sa pinakalikod. Sabi ko dito kung magre-rewind sa palikot, pa ganun siya, pakaliwa yung ikot. Ito na ba yung ano kasi hindi makita? Ayan. Diba ito yung kakabita mo yan? Yung barena magsisilbing parang printer na alam, pinindot ko.
pakanan siya, eh dapat pakaliwa. Eh, kaya babaguhin mo yung rotation ng barena mo. Pakaliwa dapat. Ayan, para yung pakaliwa na yon, iikot siya pag anon, papasok siya. Hindi pa ganun, baligtad kasi pagpakanan. Kaya pakaliwa siya. Okay, so tinan natin kung tama yung... Ano ba? Mayroon naman. Ganyan. Siyempre, hahanap kayo ng parang... Ito actually yung likod to ng barena, hindi siya yung harap. Naka siya dun sa pinaka gear. Ayan na po. Diba? Kontrolado ko siya kasi hindi siya powerful na barena eh. Kumbaga ano lang siya, portable. So, ang critical po doon, habang iniikot siya dapat walang tumutupi. Tumutupi na ribbon kasi pag may tumutupi at napasok sa loob yun, may pagkakaroon ng problema na naman yung ribbon. Kaya antabay din kayo kung may pumapasok na nakatupi. Medyo nahihirapan na ako kasi bababa ko lang yung ribbon. Para mas bongga. Sana ko ba mapapakita ito ng maayos. Ano ba? Ito na. Kita pa. Gusto makikita pa. Ayan po. Diba sabi ko pakaliwa siya? Hindi ko naman. Diba napasok siya? Kayo nasa inyo kung gusto yung bilisan. Pero kasi since demo lang to, para at least may sumabit na. Yun, isang reason din pala to, kapag may mga tawag ito hibon-bon, kailangan yung isang pipitin. Higitin yung pipitin. Yan, yung hibon-bon na kasi yan. Pero bihira naman mangyari yan. Nangyari lang ito kasi tinanggal ko ito dun sa isang brand dahil wala na nga ako naka-rolyo na pag-demo. Pag naubos ko na, nai-refill ko na lahat, ay nagtanggal na lang ako. Kaya siya hindi naka-rolyo. So tanggalin natin yung tawag ito, yung parang nag-nis-nis. Hitin natin. Kasi pag di mo tinanggal yun, may tendency na kumapit yun o bumara yun dun sa gear. Ayun, nakita niyo yung dugtong, hindi niyo napansin, pumasok. May dugtong, yung dugtong na yung sinasabi ko sa inyo. Kaya natin, tinan niyo kung may tumupi. Kasi kung may tumupi at hindi siya tumasok sa loob, bubuktan niyo uli siya, mas mahirap. So bakit ba meron tayong ginagamit na portable drill? Kasi mahirap po kapag halimbawa mano-mano, kawawa naman yung crew, diba? Mano-mano, ang haba ito, iputin niya ng mano-mano. One time investment lang naman ito, mura lang naman yung drill. Kapag bumili kayo sa mga hardware, mga second hand, basta tang ikot lang ba. Ayan, so malapit na siya. Tingnan natin siya kung siya ay tamang. So nakita nyo, diba? Tama siya. Ganyan siya, mo. Hindi siya nakatuping ganon. Ibig sabihin, tama yung pagkakalagay ko, twisted siya. Yun. Tapusin na natin. Ayan. Siya pinatasagad na natin siya, pero hindi ito matatapos. I-ano nyo pa siya, isa pang ikot. Para at least mas secure na mas secure yung kanyang pag-ikot na hindi siya bumarata na. Yun na nga, para ma-secure siya, tulad ng binanggit ko kanina, pwede mo pa siyang ikutin ng isa pang ikot para at least sigurado ka talagang naayos yung pagkakatawag dito. Pagkakaremind natin. Kumari ganyan. So yun na nga, natapos na natin, no? So ilalagay lang natin siya. Ikutin natin pa ganun. So okay na siya, no? Gagawin natin after natin linisin, kailangan natin siya ilagay sa plastic kung hindi pa natin siya gagamitin. At isisil natin yung plastic para at least hindi siya subo. Kasi pag sumingaw siya, may tendency na kapag naanginan, matutuyo yung kanya. Ayan, so nasil ko na siya. So pwede na natin siya ilagay kung pwede na siya itabi. So okay.
na po siya. Meron na po tayong stock na ribbon na ni-refill or ni-replace natin. Ayan. Thank you so much. So, sana po meron tayong natutunan. Yun, maraming salamat po. Parang pinagpawisan ako doon sa ginawa natin. O, diba? Ang dali lang kung paano mag-refill o mag-replace ng lumang ribbon doon sa bago nating ribbon. So, syempre sa una lang talaga yung medyo nakakalito at medyo mahira, pero pag nakabisado mo na siya, kahit nakapikit, pwede mo siyang gawin. So, yun po yung pwede natin ituro sa mga crew natin. If ever na wala silang ginagawa, instead na bumili kayo ng bagong cartridge, kung saan itatapon nyo lang din naman siya, mag-refill na lang kayo. Bili kayo ng refill, and then isave nyo po yung mga luma nyong cartridge. Yun po. Thank you so much. O, diba? So, ang dali lang mag-replace ng ribbon, diba? Kasi bibili ka ng mamahalin, diba? Kumbaga, kapag bumili ka kasi ng bago, times 2 yung price niya, tapos itatapon mo lang naman ito. Kung saan ito, pwede mo naman siyang gamitin, diba? Ribbon lang kailangan mo siyang bilhin online. So, pag nabili mo siya online, isang pack yun, mura na yun, no? Basta at least, pa-follow nyo lang yung procedure na gagawin natin dito sa video. Pwede nyo nang iuto sa mga crew nyo, no? Alam nyo po, marami nagsasabi na mas napapamahal daw sila kapag halimbawa ang gamit nila, ang nilang ribbon ay refill. Kasi daw, nasisira daw yung printer. So, mas mahal daw ang printer. Pero sa totoo lang, hindi po yung totoo. Pag tama po ang pagkakabit natin ng ribbon, yung bagong ribbon doon sa cartridge, hindi naman masisira yung printer. So, dapat practical po tayo sa panahon ngayon. Ano ba naman yun, di ba? Ipiprint lang naman yung sa mga resibo yung ink nito, di ba? Itatapon din naman sa customer din mapupunta yun. So, mag-invest kayo. Kung magkukwenta ka, magkano kaya yung natipid mo doon sa ribbon na binili mo dahil sa refill lang siya kumpara doon sa printer na hindi naman siya ganun kabilis masira. Basta tama lang yung pag-maintain natin. So, yun po. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood na hindi naman nag-subscribe. Pero okay lang yun. Pa-share na lang po at saka pa-comment na lang din para at least yung mga gagawin kong video susunod, mas mapaganda ko pa, di ba? So, ayun po. Nagpapasalamat din po ako sa mga supporters ko, mga kasisampu na sila, di ba? So, yun. Okay. Usually po, ang ribbon na ginagamit natin para sa printer ay may dalawang kulay. No? It's either black or purple. Pero syempre, alam nyo ba kung ano mas maganda? Hindi nyo alam, syempre, di ba? Pero, according to science, okay, joke lang. Syempre, ang maganda talaga ay purple kasi mas makintab siya or mas matintal siyang tignan kasi di ba yung black is medyo common na siya tsaka parang madali siya mag-fade. Pangalawang tip naman, ano mas maganda gamitin? May dalawa kasing klase ng ribbon bukod sa kulay niya. Meron siyang tinatawag na straight and twisted. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay twisted kasi yun yung ginagamit ko pang refill kasi mas ano siya, what do you call this? Mas advisable siya, kumbaga mas tipid siya kumpara dun sa straight. Kasi pag sinabi natin straight, hindi ito yung straight na lalaki. Yung straight po ay diretso siya. Ibig sabihin, isang ikot lang siya, yung magagamit mong ink doon, yung nasa harapan lang. Pero kung ang gagamitin natin ay twisted, ito po yung kapag ikot niya, pangalawang ikot niya natapos na yung buong kung ilang yards man yung ribbon nyo, sa pangalawang ikot niya, yung loob naman ang gagamitin niya. So, ibig sabihin, mas mamamaximize po natin yung ribbon natin. Kumbaga, times 2 yung kanyang tawag doon, hindi ko alam ang tawag. Diba sa times 2 yung kanyang, 1, 2, 3, times 2 yung kanyang, kumbaga yung matitipid mo, yun na lang, okay?